Hello guys, welcome ulit sa aking vlog. Sa video na to ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-print ng mga PDF documents into a booklet format. These are 4 easy steps to follow at sisiguraduhin ko na masusundan nyo ito. Kaya tara, simulan na natin. Okay, the first step na kailangan natin gawin ay siguraduhin na PDF format ang ating ipiprint. Malaking bagay itong pagpiprint sa booklet format, lalong-lalo na sa mga ginagawa nating modules. Kaya lang, kung naka-Word document pa ang iyong module, kailangan muna natin yung isave into a PDF format. Kung paano yun gawin, ito, sundan lamang ang aking tutorial. I-open lamang ang iyong module. Tapos, i-click ang file. Save as. And then, hanapin kung saan mo gustong i-save ang iyong file. Halimbawa, isa-save natin to sa ating desktop. Okay, dito, piliin lamang ang PDF instead of Word document. Yan. So, mahalaga na piliin natin yung PDF. Okay? So, i-click lang natin yung save. Okay, ngayon, isa ng PDF file yung ating module na ibiprint. Para sa ating unang step, kailangan hanapin muna natin yung file na ating ipiprint. At since nagawa na natin siyang PDF format, hanapin na lang natin siya ngayon at sinave natin siya sa ating desktop. Isa pang mahalagang bagay na kailangan natin tandaan, dapat mai-open natin yung file using Adobe Acrobat Reader or Adobe Acrobat DC kung premium ang iyong gamit. Kung wala ka pang Adobe Acrobat Reader, ay ilalagay ko yung link dito sa ibaba para ma-download mo at ma-install sa iyong laptop. Ito na yung file na ating ipiprint. I-open lang natin siya gamit ang Adobe Acrobat Reader. Okay, right-click lang natin yung file. Tapos, open with Adobe Acrobat DC yung nandito sa akin kasi ito yung gamit ko. Pero sa inyo, dito nyo makikita yon. Open with, tapos Adobe Acrobat Reader. Okay, dito sa akin Adobe Acrobat DC yung naka-install, kaya dito ko siya i-open. Okay, na-open na natin yung ating file using Adobe Acrobat Reader. And now, punta na tayo sa ating step 2. Okay, for our step 2, i-click lamang ang file, then print. Or control P na alam naman natin na shortcut for print. Pwede nyo rin i-click yung printer icon dito sa ating screen. Tapos na tayo sa step 2, punta naman tayo sa step 3, print setup. Set up na natin yung ating printing ngayon, okay? Select lamang yung printer kung saan kayo magpiprint. In this case, ito yung sa akin. Pag na-select na yung printer, i-click lamang ang booklet. Okay. Masusundan po ba? Now, susubukan muna natin i-print yung kanyang front sides only. Okay, tandaan. Booklet and then front sides only. Okay, ngayon na-select na natin yung booklet and front sides only. Wala nang masyadong babaguhin dito sa ating settings. Sa orientation, naka-portrait pa rin siya. And then sa binding naman, hayaan lang natin siya sa left. Proceed na tayo sa printing. I-click lamang natin yung print. Na-print na natin ngayon yung front pages ng ating PDF. At ito yung itsura niya. Ngayon, mahalaga na kapag nagpiprint tayo ng booklet, ay huwag tayong ma-excite or huwag nating guguluhin yung paglabas ng papel dito. Kung ano siya na nag-print, hayaan lang natin siya, pati yung kanyang orientation. Ngayon, yung tamang pagbabalik nito sa printer para sa kabilang sides naman ay ganito lamang. Kunin nyo lang yung papel, okay? Tapos, one pair of pants later. Ayan, ayaw niya ma-shoot. Okay. So, ganun lang ginawa ko. Binaligtad ko lang yung papel, basically. Ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa pagpiprint ng back sides. Ngayon, tapos na tayo sa pagpiprint ng front side. Iprint naman natin yung back side. Balik lang tayo sa ating PDF file na naka-open. Then, Ctrl-P or click natin yung printer icon sa ating Adobe Acrobat Reader. Select uli natin yung ating printer na gagamitin. Nakaselect na siya ngayon. Then, yung size, wag na natin babaguhin. Then, booklet pa rin.
Then ngayon, instead of front side only, ang iseselect natin ay back side only. Okay, so select natin back side only. Yung binding, hayaan lang natin siya sa left. Yung orientation, wag na rin natin baguhin. And then, click lang natin yung print. Yan guys, okay na yung ating printing. Natapos na natin yung ating backside. Ngayon, tingnan natin kung okay ba yung ating print out. Kunin lang natin yung papel. Okay. Pagkakuha ng papel natin, wala ka nang babaguhin kasi nakasort na siya. From cover page to back page. Okay? So, itutupi mo na lang siya. Ipo-fold mo na lang siya into two. Ito na ngayon yung ating booklet. Okay? From A4 size, naging booklet size na siya. Then, gamitan nyo na lang ng long arm na stapler para sa binding. Okay, nakatapos na tayo ngayon sa pagpiprint ng ating booklet. Tip lang, mas madaling magprint ng booklet kapag ka-even yung number of pages or better kapag ka ang number of pages na ipiprint mo ay divisible by 4. Ito na ngayon yung ating booklet na pinrint natin. At definitely makakatipid tayo sa papel sa paggamit ng ganitong printing style as long as readable naman yung content ng ating ipiprint. That's it for this tutorial. I hope may natutunan na naman kayong panibagong mula sa akin. And kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please click the like button down below. At kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel, please consider subscribing kasi malaking tulong sa amin yan. And please hit the notification bell button para naman maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. Yun lang guys, hanggang sa muli, keep safe and I'll see you in the next video.